na namang buntis ang napaanak sa loob ng tren ng LRT kahapon. At mismong tatay ng sanggol at isang pasaherong nurse ang mga tumulong sa pagpapaanak. Nakatutok si Cesar Apolinario. Mag-alas 12:30 ng hapon kahapon, nakatanggap ng ulat ang operations control ng Line 1 ng LRT sa Pasay. Isang buntis na nakilalang si Evelyn Mondragon ang kasalukuyang nagle-labor sa mismong loob ng tren habang bumabiyahe sa pagitan ng Hilpuyat at Vito Cruz Station. Kabuwanan ng umano ni Evelyn kaya kasama niya ang asawa papuntang Fabeli Hospital sa Maynila para roon sana manganak. Nung nasa pagitan na sila ng Hilpuyat at Vito Cruz Station, may natanggap kaming report galing sa aming operator na meron tayong pasahero na nanganganak sa loob ng train niya. Ngayon, sa ganung mga pagkakataon, in-inform ka agad natin yung mga medical staff natin at saka yung security personnel para sa immediate assistance. Sa Pedro Hill Station, makikitang aligaga ang mga gwardya. May nagdala ng wheelchair. Maya-maya pa lumabas ang dalawang babae. Nakadamit pang nurse ang isa, bit-bit ang sanggol. Makalipas ang 5 minuto, makikita ang grupong kinabibilangan ng isang lalaking nakaputing t-shirt na umano'y asawa ni Evelyn. Ang gwardya, kasamang ibang empleyado habang buhat ang stretcher kung saan nakahiga si Evelyn. Agad dinala sa PGH si Evelyn. Kwento ng lady guard na si Ana Maria sa Vito Cruz Station pa lang, lumabas na ang sanggol. Kaya inalerto ang mga empleyado, police at nurse on standby sa Pedro Hill Station, lalo't malapit ito sa PGH. Natuwa raw siya na makitang malayo ang mga pasahero kay Evelyn. Binigyan daw ng espasyo ang mag-ina, lalo't kailangan ng hangin yung mga anak ito. Sinong dumating naman po dun sa area na nandun po yung mother, binigyan naman po nila ng place na yung seat na supposedly para po sa kanila, ibinigyan naman po nila dun sa pasyente. Opo. Sino po ang nagbigay? Yung mga pasahero na rin po na nag-occupy ng mga seats na yun. Pagpunta ko po dito, nandun na po yung ano, nakita ko na po yung baby. Kinakabahan din po ng ano, pero okay naman po. Nakikooperate naman po lahat ng mga kasama namin, George. Magkahalong tuwa at kaba naman ang naramdaman ng ama ng bata na si June Ray Papaurat. Bagamat may trangkaso raw siya noong mga oras na iyon, hinilit niyang sumama sa asawa. Kwento ni June Ray, naramdaman na niyang manganganak ang kanyang misis sa loob ng tren. Pero kahit walang training sa pagpapaanak, ginawa raw niya ang turo ng kanyang ama. Hanggang saan yung ano na, yung lumabas? Halos dito na eh. Kaya halos kita na yung balikat. Opo, kaya nga sabi ko, pero sabi mo kasi nandiyan na. Oo. Yun, tuloy-tuloy na po yun. Eh, sabi mo may sakit ka nun, opo. Anong pakiramdam mo nun? Nung lumabas yun, parang naging okay po ako. So, lumakas yung pakiramdam mo. Saka dumating ang nagpakilalang nurse na siya raw tumulong sa paglilinis at pagkarga sa bata. Babae ang sanggol na iniluwal ang kanyang misis. Ayon kay June Ray, pinangalan niya ang sanggol sa pinagdikit-dikit na letra galing sa LRT, gaya ng Vito Cruz, at mga letrang paulit-ulit niyang nakita, kasabay ng pag-andar ng tren, pagsigaw ng kanyang asawa hanggang sa mailabas ang bata at marinig ang pag-iyak ni Lucy. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.